Kung kayo po ay tinatawag na top withholding agent, kayo po ay definitely ang target ng bidyong ito at target din ng mga emails ng BIR. Isa po itong email na ipinadala sa isa pong tao, at siya po ay sinisingil ng 148,000 pesos. Sa isang maliit na negosyante, ang 148,000 pesos ay isa pong napakalaking halaga. Pag-usapan po natin ang kanyang problema. Ang objective po natin ay ano ba ang maaaring solusyon dito at ano yung pwede nating gawin para hindi ito maulit na muli o hindi ito maulit sa iyo. Maiwasan, kumbaga. So, nakatanggap po siya ng email buhat po sa isang BIR official. Ito po yung laman ng email. Sabi, meron daw po siyang deficiency expanded withholding tax. Isa pong alegasyon na kailangan po niyang sagutin. Alalahanin po ninyo ang hindi pagsagot sa mga letters ng BIR na nangangahulugan po na kayo po ay guilty beyond reasonable doubt. So, babayaran po ninyo yung kanyang sinasabing amount. Ipinaliwanag po ng mabuting BIR official ano yung kanilang pinagkunan. At ang sabi, yung pong RR 11-2018 na published daw ho ng December 2018 at siya po ay na-identify na isang top withholding agent. Dahil dito, tiningnan ng BIR yung kaniyang data warehouse at nalaman through the value-added tax return na ipinail noong 2021, meron ho siyang ganitong klase ng purchases. 10 million para sa goods at 1 million para po sa services. So, dahil ho siya ay top withholding agent, dapat ho ay nag-withhold siya ng tax na 48,000 pesos. Pero ang actual remittance base ho sa data warehouse ng BIR, zero ang niremit. Therefore, kailangan niyang bayaran yung 148,000 at ang sinasabi ng BIR, within 10 days, mayroon kang dalawang option. I-remit mo yung tax o i-visit mo kami para pag-usapan natin yung matters na ito. Ito yung visit, ito ho yung pay. Ano? Pay, visit. So, ano mangyayari kung hindi mo i-visit? Nagbanta ho yung BIR na kakasuhan ka under section 251. Okay. 251. So, babasahin ho natin, ano ba yung 251? So, ito po yung section ng 251 under Republic Act 8424. Kakasuhan ka ng tax evasion bukod sa babayaran mo yung tax, basic tax, yung interest, yung surcharge, 25% or 50%. And compromise penalty. Ayan. So, all in all, yung 148,000 na sinisingil pong yan, halos madoble ho yung amount. Halos madoble. So, lalabas yan, more or less, mga nasa 280,000. So, binigyan ka ng 10 days. So, ito po ay ini-email na. Napaka-efficient na ho nung trabaho ng BIR because hindi na nila kailangan magpunta sa iyo para i-deliver yung letter or email. So, wala na. Ito ho yung kagandahan ng tinatawag na ORUS. Ha? Yung ORUS po ay online registration update system ng BIR. So, pag nagbigay ka ng email address mo dyan, yan po ay gagamitin sa iyo para bigay sa iyo yung mga notices na kailangan mong sagutin. Yan ho yung mangyayari.
So, ano ho yung solusyon para ho dito? Siyempre, sir, ano solusyon? Tulungan mo kami! Okay. Alalahanin nyo, meron ho kayong 10 days from receipt. Eh, kailan ba yung na-receive ito? Kung mapapansin nyo rito, na-receive ho ito ng, tingnan natin yung email. Ayun. Date, February 15. Yan. February 15 po ito in-email. So, presumed na na-receive ho ito ng February 15. Ano solution dito? Babayaran ba yung, kasi ang dalawa lang yung options eh. Pumunta ka, bayara, pumunta ka dito, pag-usapan natin, or bayaran mo, mga lawa. Meron pong pangatlong solusyon. Kung merong first door, second door, at may third door. Ito po yung i-protest ninyo. Oho, protest. Ano ba ibig sabihin, sir, ng protest? Okay. I-protest ninyo na yung revenue regulation is unlawful because wala hong batas na nagsasabi na dapat i-classify ng BIR ang mga Pilipino o taxpayer na maging top withholding agent. Wala po nun, wala. Ako po ay naging top withholding agent, classified din ako ng BIR, pero pina-cancel ko ho sa kanila. At kinancel naman nila at nalaman nila na tama yung aking posisyon. So, 70,000 ho kayo na top withholding agents at ine-expect ko personally na lahat kayo ay magkakaroon ho ng ganitong klase ng letter. Huwag ho ninyong i-ignore. Huwag na huwag i-ignore. Mag-file first. Mag-file ng protest. Kung hindi ho kayo makapagpa-file ng protest, huwag ho kayong mag-alala. Lumapit lang ho kayo sa akin, tumawag ho kayo sa 0917-144-5999. Bumili ho kayo, hanapin nyo ho si Eric, bumili ho kayo ng template. Ipo-protest ho natin yan. At isa pa hong kabutihan na pwede ho ninyong gawin, sumama ho kayo sa akin, mag-file ho tayo ng cancellation through the court. Kasi pag ang court ho ang nag-cancel nito ay wala na hong top withholding agent sa buong Pilipinas. Sa akin ho, sir, pinag-aralan ko maigi to, illegal talaga ang top withholding agent regulation. So, kung sino man yung may-ari ng ano na to, kung kakilala nyo to, pwede ba tabihin nyo, magkonsulta sa akin at tatutulungan ko siya. So, sinasabi ko kanina, mag-protest muna para hindi ho kayo makasuhan ng tax evasion number one at makolektahan ng penalty. Mag-protest muna kasi sasagot sila pag nag-protest ke. Now, anong mangyayari, sir, kung babayaran ko naman? Yun yung first suggestion ng BIR. Bayaran mo. Okay. Pag binayaran mo, ganito ang mangyayari sa'yo. Mapapansin mo dito, ang kinokolekta sa'yo ay 2021. Ibig sabihin, hindi pa nakokolekta sa'yo yung 2018, 2019, 2020, at posible pa yung 2022. Apat na taon yan, bossing. So, uulitin to, sir. Apat na taon. Imaginin mo na 300,000 na lang ang isang taon. So, yung 2018, 300,000. 2019, 300,000. 2020, 300,000. 2022, 300,000. Ilang 300,000 yun? Apat. So, 1.2 million yun. Bukod pa rito. So, 1.5 million yung ilalabas mo. Kung mahirap kang tao, eh, walang mangyayari, sir. Babayaran mo yun. So, para hindi mo bayaran, mag-protest ka. Ngayon, pag nakatanggap ka nito at may kakilala ka na may ganito rin, sabihin mo mag-protest. Ituro mo na kagad. Mag-protest. Ano ipo-protest? Yun pong irregularity ng RR 11-2018. At kung kayo po ay top withholding agent, ini-invite ko ho kayo, magsama-sama tayo.
Actually, isa sa matapang na tao itong si Mayel. Nagbigay ho siya ng donasyon, pero maaaring isoli ko kasi hindi ko pa ho nabubuo yung grupo na magpa-file ho ng case sa regional trial court para ho i-cancel na para lahat ng tao 70,000 na top withholding agent ay magkaroon ho ng relief sa kanilang problema. So ang susunod ho nating topic ay tungkol ho sa mga problem ninyo tungkol sa bookkeeping. At kung meron ho kayong problema sa bookkeeper ninyo, kayo na ho yung mag-bookkeep sa sarili ninyo. May available hong mga videos tayo at nandiyan naman po yung mga numbers ko sa aking kaliwa. Okay. O nasa kanan ninyo. Yung aking mobile number, i-text nyo lang. Let us prevent the disease. Ano ba yung disease? Yan hong non-compliance with the law. At pag may problema na ho kayo, eh dapat ho tamang cure ang gawin ho ninyo. Huwag kayong maniniwala sa iba o maniniwala lalong-lalo na sa mga BIR officials na nagbibigay sa inyo ng problem. Maniwala kayo sa sarili nyo. Maniwala kayo sa batas. Ang cure nasa tabi ho ninyo. Okay? Magtanong ho kayo sa mga taong nakakaalam. So, masayang panahon, masayang buhay po ang pangarap ko sa inyo. Peace and happiness be with you for life. See you later.